May paliwanag ang isang eksperto sa nasaksihang pagdagsa ng napakaraming bubuyog sa bahagi ng Ortigas Center sa Pasig City. Wala naman daw intensyong manakit ang mga bubuyog at hindi rin ito indikasyon ng nagbabadyang kalamidad. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Ikinagulat ng mga empleyado sa gusaling ito ang pagdagsa ng mga bubuyog bandang alas 3 ng hapon sa bahagi ng Emerald Avenue sa Ortigas. Hindi raw nila alam kung saan nagmula ang malalaking bubuyog na ang ilan ay dumikit pa sa mga bintana. Weird po, creepy kasi nga po first time lang namin makakita ng ganun. Tapos dito pa po sa city. So medyo natakot po kasi kami, baka mamaya po may lindol or baka may bagyo. Ayoko na, bababa na ako ng building. Kasi sabi nila, ala, lilindol, ganun, sign daw na lilindol, ganun. Siyempre nakakatakot. Ayon sa isang bee expert, natural phenomenon ito na kung tawagi swarming, kung saan ang isang colony ng bubuyog na nasa 50,000 mahahati sa dalawa. Aalis ang isa sa dalawang queen bee upang makabuo ng bagong colony. Hindi rin totoo na senyalis ito ng lindol, kundi may kaugnayan sa pagpapalit ng temperatura. We are approaching dry month, summer month. Kapag ganito, mabilis ang reproduction ng mga bees toward summer. And then pag madami na yung population nila, they need to divide, they need to split. So this is what we call reproduction strategy. Imbes matakot, dapat pangaraw matuwa dun sa paglipanan ng mga bubuyog dahil ayon sa mga eksperto, indikasyon daw ito na kahit pa matatayog ang mga gusali sa lugar na ito, meron pa rin mga punot halaman na pwede nilang pamahayan. Karaniwang tumatagal daw ng hanggang isang oras ang paghahanap ng malilipatan ng mga bubuyog sa loob ng 3-kilometer radius kung saan ito nagmula. If you find them in buildings, it is just their stop for. They are not intending to sting anyone, but they need to organize themselves. Ayon pa sa eksperto, kumukonti na raw ang populasyon ng mga bubuyog kaya makakatulong daw kung magiging kaisa sa conservation o pagpaparami pa nito. Steve Dailisan, GMA News.